Sa buong mundo, makakahanap ka ng mga kalye, monumento, estatwa at mga istruktura na may pamilyar na mga pangalan. Katulad na lamang ng monumento ni Rizal sa Japan, Belgium, Andorra at Estados Unidos. Sa San Francisco, California, may mga lansangan na ipinangalan kay Lapu-Lapu, Bonifacio at Tandang Sora, habang sa Korea naman, isang monumento ng Pilipinas ang nakatayo bilang pagbibigay pugay sa ating bansa sa panahon na tayo'y tumulong sa digmaang Koreano. Gayunpaman, inaasahan na ang mga lugar at estrukturang ito ay mapangalan sa mga marangal na bayani na nakipaglaban para sa kalayaan. Ngunit alam nyo ba na may iba pang personalidad na Pilipino na binigyang karangalan para sa iba't ibang mga tagumpay? Sila ay binigyang parangal sa ibang bansa at kinilala sa iba't ibang paraan. Narito ang ilan sa mga lugar sa ibang bansa na ipinangalan sa mga piling Pilipino. Umpisahan na natin sa unang listahan, narito ang Pilita Street sa Victoria, Australia. Ito ay pinangalan kay Pilita Corrales na isang mang-aawit. Nasa bansang Australia si Pilita Corrales nang simulan niya ang kanyang karera sa pagkanta. Noong 1959, tumulak siyang patungong Australia kasama ang actor-magician na si John Calvert para sa ilang pakikipag-ugnayan. Si Pilita Corrales ay naging isang instant hit at itinampok sa mga tanyag na palabas sa TV sa Australia. Siya ay naging kapanapanabik sa madla sa kanyang mga English, Spanish at Filipino songs. Pumirma siya ng kontrata sa Astor Records at naging unang babaeng recording star sa Australia na nakakuha ng hit sa mga pop chart sa awiting Come Closer to Me bago sina Olivia Newton-John at Kylie Minogue. Itinuring si Pilita bilang isa sa Great Dames of Victorian Radio and Television. Bilang parangal kay Pilita Corrales, ipinangalan sa kanya ang isang kalye noong dekada 60 sa distrito ng Forest Hill ng Victoria. Noong 1963, bumalik siya sa Pilipinas upang maitaguyod ang kanyang karera sa pagkanta sa kanyang sariling bansa. Patuloy pa rin namang gumaganap ng regular si Pilita Corrales sa Australia. Kamakailan lamang noong 2015 kung saan kinilala pa rin siya ng mga Australiano bilang bituin ng kanyang henerasyon. Ang ikalawa sa ating listahan ay ang Agbayani Retirement Village. Ito ay matatagpuan sa Delano, California. Ipinangalan ito kay Paolo Agbayani, isang farm labor activist. Isa sa mga makabuluhang proyekto na itinaguyod ng pinunong labor group na si Larry Itliong ay ang tugon sa kalagayan ng mga Pilipinong manggagawa sa Estados Unidos. Ang mga manggagawang ito ay pinilit na manirahan ng mag-isa sa mga kampo dahil sa mahigpit na mga batas patungkol sa imigrasyon ng California na pumipigil sa kanilang magpakasal sa labas ng kanilang lahi. Nang maganap ang mga welga o protesta, ang iba sa kanila ay pinaalis ng amo nila mula sa mga kampo at hinayaang manirahan sa kalye. Kaya naman itinayo ang Paolo Agbayani Retiring Village upang magbigay ng isang kanlungan para sa mga manggagawang ito. Pinangalan ito sa isang manggagawa na namatay mula sa atake sa puso habang nagtatrabaho sa Delano Grave Strike. Ang Paolo Agbayani Retirement Village ay mayroong 59 na kwarto na mala mission style center. Ito ay pinasinayaan noong 1974 at matatagpuan sa The 40 Acres. Sa ngayon, ito ay isa ng National Historical Landmark sa Delano, California. Para naman sa ikatlong listahan, narito ang Victoria Manalo Drives Park. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa Sherman Street, San Francisco, California at ipinangalan kay Victoria Manalo Drives, isang Phil-Am Olympic diving champion. Noong October 2006, isang dalawang bagong park ang inilagay sa San Francisco na nagtataglay ng isang natatanging pangalan mula sa Pilipino. Ito ang Victoria Manalo Drives Park. Nakumpleto ito kasama ang isang softball field, basketball court, dalawang antas ng palaruan, lugar para sa mga picnic, at malaking landscape garden. Pinangalan ng parke sa kauna-unahang Pilipinang-Amerikano na lumaban sa Olympic Games. Si Victoria Manalo Drives na isinilang noong 1924, anak na babae ni Teofilo Manalo mula Bataan at si Gertrude Taylor, isang Englishwoman.
Nagtapos siya sa larangan ng diving sa edad na 16 at sumailalim sa coaching ni Lyle Graves na naging asawa niya kalaunan noong 1944. Noong 1948 London Olympics, nagwagi si Vicky Graves ng 2 gintong medalya sa springboard at platform diving na naging unang babae na nakamit ang gawaing iyon. Ang parke ay dati ring site kung saan dating nakatayo ang Franklin Elementary School, isang paaralan na dinaluhan ni Victoria bilang isang kabataan. 4 bloke lamang ang layo mula sa kanyang pagsilang. Para sa 4 na listahan, narito ang Timicheg Tunnel. Ito ay matatagpuan sa Ghent, Belgium at ipinangalan kay Timicheg Bontok na isang igorot. Ang Ghent St. Peter's Railway ay nakumpleto noong 1912 sa oras mismo para sa Exposition Universal International ng 1913. Noong 2006, isang lagusan ng istasyon ng Riles ang naayos at ipinangalan sa isang igorot na si Timicheg, anak ni Beda at Nomanchan na mula sa kabundukan ng Mountain Province. Si Timicheg ay dinala sa Belgium ni Richard Schindewind kung saan nag-recruit ng mga minority tribes para sa Human Zoo-style exhibits. Si Timicheg ay bahagi ng isang 55-man na palabas sa paglalakbay kasama ang grupo ni Richard sa buong Europa simula sa Pransya noong 1911. Si Timicheg Bontok ay naging bahagi din noong 1904 World Fair na ginanap sa St. Louis, Missouri. Ayon sa mga ulat sa pahayagan, ang mga katutubong Pilipino na nanirahan sa isang Filipino village sa Peryahan ay nahirapang harapin ang pagkalumbay at ang malamig na panahon. Sa pagtatapos ng kanilang kontrata, nawala ang kanilang manager kasama ang kanilang mga kinita. Naiwan si Timicheg at ang kanyang mga katribo na walang bahay o pondo. Pinaniniwalaang si Timicheg ay ang kaparehong tao na naiulat na umalis na grupo at sumakay sa isang tren pabalik sa Brussels matapos na ayusin ng isang konsul ng Estados Unidos ang kanilang pagbalik sa Maynila sa pamamagitan ng isang bapor. Para naman sa 5 listahan, narito ang Itliong Vera Cruz Middle School na matatagpuan sa Union City, California at ipinangalan kay Larry Itliong, isang farm labor leader. Noong huling bahagi ng 2013, pinalitan ng New Haven Unified School District ang Alvarado Middle School sa Union City upang igalang ang 2 Pilipinong labor leaders. Kilala ngayon bilang Itliong Vera Cruz Middle School. Minarkahan nito ang kauna-unahang pagkakataon na ang isang paaralan sa Estados Unidos ay ipinangalan sa mga Pilipino-American. Ang paunang panukala ay nagbunsod ng ilang kontrobersya dahil sa naniniwala ang mga oposisyon na ang hakbang na iyon ay magpapalayo sa pagkakaiba-iba ng lugar. Ngunit ang pagpapalit ng pangalan ng paaralan ay tuluyang naitula noong 2015. Si Larry Itliong ay isang Pilipinong manggagawa sa sakahan at pinuno ng labor group na nag-organisa ng mga manggagawang pang-agrikultura sa West Coast noong 1930s. Kilala siya sa pagtatanghal noong 1965 na nagpa-walk out ng mga manggagawa mula sa mga bukid ng ubas na nangihingi ng sahod na katumbas ng minimum na sahod ng federal. Ang Delano Grape Strike ay pinangunahan ni Itliong kasama ang mga manggagawang Pilipino sa mga picket line kung saan sumali siya kay Cesar Chavez at iba pang mga manggagawa mula sa Mexico. Si Itliong ay tinaguri ang one of the fathers of the West Coast Labor Movement. Ang 2 ay si Philip Vera Cruz. Siya ay isa sa kasamang pinuno ng labor group ni Itliong na nagtatag ng komite sa organisasyon ng mga manggagawa sa pang-agrikultura na kalaunan ay napasama sa National Farm Workers Association upang maging United Farm Workers ang pangkat, kung saan siya ang vice-presidente na naglalayong itaas ang mga kondisyon sa pagtatrabaho para sa mga migranteng manggagawa. At para naman sa ating huling listahan, narito ang Uiteng Su Aquatic Center. Ito ay matatagpuan sa University of Southern California, USA at ipinangalan kay Wilfred Uiteng Su, isang swimmer at USC alumnus. Ang Uiteng Su Aquatic Center ay isang outdoor aquatics venue na orihinal na itinayo para sa 1984 Los Angeles Olympics. Pinondohan ito ng McDonald's, kaya sa loob ng 29 years, ito ay kilala bilang McDonald's Olympic Swim Stadium. Noong 2013, si Wilfred Uiteng Su Jr. ang CEO ng Alaska Milk
ay nag-donate ng $8 million para sa kumpletong pagsasaayos nito. Si Uy Teng Su ay naging isang mag-aaral sa kolehiyo ng University of Southern California noong unang bahagi ng 1980 at naging bahagi din ng bantog na koponan ng paglangoy ng universidad. Kinatawan din niya ang Pilipinas sa Southeast Asian Games. Nagpasalamat si Uy Teng Su nung bumalik siya sa kanyang alma mater. Ngayon bilang pinuno ng maraming matagumpay na mga korporasyon, siya at ang kanyang pamilya ay patuloy na natulong sa mga nangangailangan. Ang venue ng mga aquatics ay muling binuksan noong 2014, pinalitan ng pangalan bilang Uy Teng Su Aquatic Center. Nawa sa videong ito ay nakapagbigay kami ng kaunting kaalaman patungkol sa mga lugar sa ibang bansa na ipinangalan sa mga piling Pilipino. Maraming salamat!